Good. Tiningnan nito ang suot na relo. It's almost lunch. May schedule ka ba for lunch, Zom? Kunwari ay nag-iisip siya kung ano ang schedule kahit alam niyang wala siyang ibang gagawin ng tanghalian, kundi kumain at mag-celebrate mag-isa. Nan, sir, I would like to invite you for lunch. Walang kangiting-iting sabi nito. Masyadong formal ito para sa isang lalaki nagyayaya ng date. Mas mukhang boss ito na naguutos na parang obligado siyang sumamang mananghalian dito. Okay, sagot niya. Hindi na siya nagpapakipot. Matagal na niyang hinihintay na magkita sila. Baka sakaling hindi na ito formal kapag wala na sila sa opisina. Don't get me wrong. Agap nito na parang nababasa ang iniisip niya. Akala siguro nito ay pinagpapantasyahan pa rin niya ito hanggang ngayon na umaasa siya na magkakabalikan sila. Gusto ko lang bumawi dahil isang oras kitang pinaghintay. Pilit na ngumiti siya. I think I deserve that. Our company is responsible for building next generation technologies. You will contribute to the design and implementation of software. Iyon ang katay-up ng e-business solutions na ipinoprovide ng Alonzo Systems. Paliwanag ni Marcos habang nananghalian sila. Hindi masyadong ma-enjoy ni Zam ang pagkain kahit na masarap at sa mamahaling restaurant sila kumakain. Ang lunch date na iyon ay hindi romantiko tulad ng inaasahan niya. Mula sa pag-upo nila sa mesa ay nilalakay na nito kung ano ang magiging trabaho niya sa kumpanya. Parang orientation na nangyayari samantalang kinabukasan pa ang unang araw niya sa trabaho. Wala siyang ginawa kundi tumango at sumagot ng, "Yes, sir. Gusto kong tulungan mo ako sa pag-hire ng staff. Don't worry, the Human Resources Department will help us." "Magpapa-advertise ba tayo, sir?" Nahiling niya na may dala siyang stenopad at ballpen para hindi niya makalimutan ang mga ibinibili nito. Isa siyang hangal para mangarap ng isang romantic date kasama ito. Masyadong dedicated dito sa trabaho at ganoon din ang inaasahan nito sa kanya. There was no time for romance. Sa darating na linggo, ilalabas na ng advertising department ang ad natin sa newspaper. Eksakto lang iyon para tumanggap tayo ng aplikante bago ako umalis para sa isang conference sa California, Tokyo. Ikaw na ang bahalang mag-train ng staff kapag na-hire na natin sila. Napaawang ang mga labi niya. Iiwan mo sila sa akin? Nagsalubong ang mga kilay nito nang tingnan siya. Huwag kang matakot. I hired you because I trust you. Hindi naman kita iiwang mag-isa. Titiyakin ko na makakasama mo rin ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi kita bibigyan ng isang trabaho na hindi mo kaya. Huminga siya ng malalim. Akala ko basta software developing lang ang gagawin ko. Usal niya. Napakalaki agad ng responsibilidad na iniaatang nito sa balikat niya. Natatakot siya na baka pumalpak siya. He tilted his chin up. Naroon na naman ang magkahalong pagkaarugante at aristokrato sa anyo nito. Isang solidong anyo ng isang pinuno. Kung sa bagay, kahit anong isang simple pa lang itong estudyante ay nakita niya na sa karakter nito ang pagiging leader, kaya nito magpasunod ng tao sa isang tingin lang. You'll assume the role of a leader from then on. Kung nahihirapan ka, pwede mo akong tanungin. Hindi naman kita pipilitin kung hindi mo alam. May iba ka pang gustong itanong? Anong nangyari sa'yo? Mahinang tanong niya. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Nagtataka ka ba kung paano naging executive ang isang hamak na working student at scholar lang dati? Umiling siya. Hindi na ako nagtataka. Alam ko naman na mararating mo ang kinalalagyan mo ngayon dahil may tiwala ako sa kakayahan mo. Nagtataka lang ako kung ano ang nangyari sa iyo sa loob na nakaraang 10 taon. Nalaman niya mula kina Adelpha at Helga na nag-drop out ito sa eskwalahan mula nung naghiwalay sila. Wala na rin ito sa pinapasokang cafe. Hindi niya alam kung may kinalaman doon ng kanyang lolo o kusang umalis ito. Nagtrabaho ako sa isang internet company bilang encoder noong una. Nakita ni Linux ang potential ko. Anak siya na may-ari ng kumpanya. Napansin niya na hindi lang ako basta nagtitiis sa simpleng nalalaman ko sa computer. Nakikialam din ako sa ibang program at pinipilit ko matutong mag-isa. Nang nag-decide siyang bumuo ng sarili niyang company, kinuha niya ako.
Linux has a stable name in the computer world at siya rin ang tumayong leader namin. Siya rin ang humahanap ng connection dahil marami siyang kakilala. Kaklase naman niya si Sean noong high school at siya ang nag-handle ng mga finances namin. Siya kasi ang pinakamayaman at nagko-concentrate ako sa pagde-develop ng mga bagong softwares at program. The rest is a history. Hindi niya maiwasang humanga rito dahil nagawa nitong maiangat ang sarili mula sa mababang kalagayan sa loob ng maikling panahon. Maaring isipin ng iba na maswerte ito pero sa lahat ng hirap na pinagdaanan nito, dapat lang na maabot nito ang kinalalagyan nito ngayon. Why did you quit school? Nang hihinayang na sabi niya, lalo na at isang scholar ito, sayang din ang oportunidad. Nagtagis ang mga bagang nito habang nakatitig sa kanya. Sa loob ng mahabang sandali ay hindi nagsalita ako. Akala niya ay hindi nasasagutin pa rin ito ang mga tanong niya. Hindi ako bagay sa ganoong eskwelahan. Mayayaman lang ang pwede roon. Parang may stigma ka kapag wala kang mamahaling kotse o hindi designer's clothes ang damit mo. Nakahinga ako na maluwag na makaalis ako roon. Pilit na ngumiti siya. Mukhang nakabuti naman ang pag-alis mo roon. Seryoso ang mukhang tiningnan siya nito. Naging masaya ka ba sa London? Napaalis ang pilit niyang ngiti at yumuko. Hindi. Gustong-gusto ko nang umuwi sa Pilipinas, no? Nakiusap ako sa kanila pero hindi nila ako pinakinggan. Muling bumangon ng matinding sakit sa dibdib niya. Gusto niyang bumalik sa Pilipinas para hanapin ito. Lalo na nang mawala na siyang makuhang balita tungkol dito. Pero natakot siya na baka itaboy siya nito. Nasaktan ito dahil sa kanya. Pasensya na sa ginawa ni Grandpa noon. Sinaktan ka ba niya? Naging matigas ang anyo nito. Sapat na para matuto ako ng leksyon na ang isang hampas lupang tulad ko ay hindi dapat manghahas na pangarapin ng isang prinsesang katulad mo. Sarkastikong sabi nito, I started to hate my stature since then. Mahabang panahon kong kinamuhian ang pagiging mayaman ko, kung naging ordinaryong babae lang sana ako, hindi iyon mangyayari sa atin. Iniiwas nito ang tingin, tapos na yon, Zam. Hindi mo na pwedeng itakwil ang pera ng pamilya mo at ang alta sociedad dahil parte ka na nila. Mayaman ka rin naman, parte ka na rin nila. Wala ka ng dahilan para maging bitter. May iritasyon sa tinig na sabi niya. Tinanggap nila ako dahil may pera na ako. Ngumiti ito ng sardoniko. Pero dapat ako magpasalamat kung hindi dahil sa kanila at sa pananakit nila. Wala sana ako sa kinalalagyan ko ngayon. Hindi ka na masasaktan ni Grandpa. He's dead. Pabulong na sabi niya, alam ko. Sabi nito sabalit salat sa ekspresyon ng mukha, di mo ba siya mapapatawad? Sinulya pa nito ang relo. It's almost one. Kailangan ko na bumalik sa opisina. Formal na sabi nito at tinawag ang waiter upang hingin ang bill. Masyadong malalim ang sugat na nilikha ng ginawa ng lolo niya. Kahit lumipas na ang 10 taon ay hindi pa rin iyon nagihilom. Hindi niya masisisi ito at hindi na rin siya dapat na umasa na mahal pa rin siya nito. Nagsilbing makapal na pader ang nakaraan sa pagitan nila. Kung pipilitin niyang ibalik ang nakaraan, lalong lalalim ang sugat, sasaktan lang niya ito. Kena, nasaan si Galvez? Tanong ni Zam sa isa sa mga staff niya nang mapansing bakante ang computer sa tabi nito. May importante siyang ipinapatapos dito dahil kailangan niyang isubmit iyon kay Marcus. Pinagkiskis ni Kena ang mga palad ng iikot nito ang swivel chair para sa kanya. Ma'am, nasa office po siya ni Sir Marcus. Mukhang sinasabon. Baka nga hindi lang basta sinasabon. Baka mawala na siya ng trabaho. Kinabahan siya. Ano nangyari? Gumagawa kasi siya ng graphics na may nakasulat na I love you, Zam. Sinaway ko siya dahil bawal yon. Alam naman niyang oras ng trabaho, pero ayaw niyang magpaawat. Nahuli tuloy siya ni Sir. Ganoon ba? Usal niya at napatingin sa nakasarang opisina ni Marcus. Hindi naman kasi kaila sa kanya na crush siya ni Galvez. Mabait kasi siya rito dahil masipag ito sa trabaho, pero hindi niya ito type dahil parang nakababatang kapatid na ang turing niya rito. Dahil na kay Marcus ang atensyon niya, hindi nga lang niya ipinapahalata na interesado pa rin siya rito. Sa 2 buwan nilang pagsasama sa trabaho, nakita niya kung gaano kasungit sa mga empleyado, lalo na sa mga babaeng tahas ang nagpapakita ng interes dito. Lahat ay umuuwing luhaan at ayaw niyang mapabilang sa mga ito.
Napapitlag siya sa kinauupuan ng bumukas ang pinto ng opisina ni Marcos. Laglag ang mga balikat na lumabas si Galvez. Daig pa nito ang pinagsakluban ng langit at lupa. Maya-maya ay nakahulikip-kip na lumabas si Marcos at tumingin sa kanya. "Miss Abadia, please come into my office." Formal na sabi nito at iniwang nakabukas ang pinto. Nang makasalubong niya si Galvez ay hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. "Sinisanta na ba ito sa trabaho?" Ngunit nang nakatungo ang ulong binalikan nito, ang trabaho sa computer ay nakahinga siya ng maluwag. Hindi pa ito sinesesante ni Marcos, pero paano siya? Siya ba ang susunod na sa sermonan nito? Pagpasok niya ay isinira niya ang pinto. Nanatili siyang nakatayo roon habang hinihintay ang sasabihin nito. Hindi siya makahinga sa pagkakatitig nito sa kanya. Parang isang lawi nito na dadagit ng inakay. "Alam mo ba kung anong kalokohan niyang ginagawa ng staff mo, Zam?" Itinuon nito ang mga palad sa mahogany desk at hindi inalis ang tingin sa kanya. "Nanliligaw siya sa iyo sa oras ng trabaho?" "Sir? Ako na po mismo ang humihingi ng pasensya sa ginagawa ni Galvez." "Pasensya? Hindi ko siya binabayaran para ligawan ka. Alam mo ba na may gusto siya sa iyo, Zam?" Mariing tanong niya. "Yes, sir. But it was just a crush. Sa tingin ko, harmless naman siya." Naglakad ito patungo sa kanya. "Harmless? O baka naman interesado ka rin sa kanya?" Sabi nito sa mapanganib na tinig. "He's just a kid. Parang nakababatang kapatid na hanturin ko sa kanya, no?" Naningkit ang mga mata nito at tumayo sa harap niya. Mukhang hindi ganoon ang tingin niya. Masyado kayatang mabait sa kanya. Akala niya gusto mo rin siya. Pinag-crush niya ang mga braso sa ibabaw ng dibdib. "Mabait ako sa kanya dahil wala siyang ginagawang masama. Masipag siya sa trabaho pero hindi ibig sabihin na interesado ako sa kanya. Hindi niya maiintindihan ang mga lalaki. Hindi naman dahil mabait siya may gusto na siya sa mga ito." Napakakitid ng isip ng mga ito. Itinukod dito ang mga kamay sa magkabilang arm ng kinauupuan niya. "Pero wala kang ginawa para i-discourage siya?" Napapikit siya at sandaling hindi nakahinga. Ilang pulgada lang ang layo ng mukha nito sa kanya at naamoy niya ang mabangong hininga nito. Gusto yata siya nitong patayin sa torture? Paano siya makakalaban sa akusasyon nito kung unti-unting kinokorap nito ang katinuan niya? Binasa niya ang mga labi. "Nangangako ako na sasabihin ko sa kanya na huwag nang gawin iyon sa susunod. At sasabihin ko rin na hindi ko siya gusto. Ayoko rin namang maapektuhan ang trabaho namin. I promise, hindi na mauulit." Bahagyang ngumiti ito. "Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Sa susunod na maulit ito, mawawalan siya ng trabaho o baka ilipat ko siya sa ibang department. Hindi siya magiging part ng creative team." Tumango siya. "Yes, sir. Gusto kong maging babala ang nangyari, hindi lang kay Galvez, kundi sa lahat ng lalaki may gusto sa'yo. Tell them not to mess up with me." "Naiintindihan ka, sir. Mukhang ayaw nito nagkakaroon ng relasyon ng mga empleyado ng kumpanya. Ang gusto nito ay purely professional lang. Hanggang boss niya ito, imposibleng maging boyfriend pa niya ito. Pwede na ba akong bumalik sa trabaho?" tanong niya. "Kapag nagtagal pa sila sa ganoong ayos, baka anumang oras ay himatayin na siya. Hindi iyon katulad noong magnobyo pa sila na natural nang na maging malapit ito sa kanya. Ngayon ay empleyado lang siya nito. Hindi niya ito pwedeng hawakan. Hindi rin niya malayang masasabi ang nararamdaman niya." Umiling ito. "Hindi pa ako tapos." Mahina ngunit mariing sabi nito. "May part 2 pa yata ang sermon nito. Ayokong may ibang lalaking lalapit sa iyo. You are only mine, Zam." Mapusok na hinagkan nito ang mga labi niya. Kakaiba iyon sa mga simpleng halik na ikinikintal nito sa mga labi niya noon. Kakaibang sensasyon ang naramdaman niya na parang hinahaplos ang kanyang pagkatao, samantalang ni hindi sumasayad ang kamay nito sa kanya. Nananatili pa rin nakahawak ito sa arm na kinauupuan niya. Nang hindi na siya nakatiis ay ikinawit niya ang mga kamay sa batok nito. Hinayaan niyang palalimin nito ang halik. Parang sasabog ang pandaman niya. Ani mo ay isang makapangyarihang nilalang ito na kaya siyang pasunurin sa anumang utos nito? Nang ilayo nito ang mga labi mula sa kanya ay naramdaman niya ang panginginig ng katawan. Mahigpig pa rin ang pagkakahawak niya sa batok nito na parang naroon ang buhay niya. "Some things never change." Usal nito nang tinalunto ng daliri nito ang mga labi niyang may bakas pa ng halik nito. "Attracted pa rin tayo sa isa't isa. It only got better this time." Nalilitong pinagmasdan niya ito. "Anong
gusto mong patunayan. Hinawakan nito ang baba niya at iniangat iyon upang magsalubong ang mga mata nila. Nasa akin ka pa rin. Nalumipas ang 10 taon pero hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman natin sa isa't isa. Mahal mo pa rin ako. Bahagyang napayo ko siya bilang tanda ng pag-amin. Ngayong napatunayan mo na, ano ang gusto mong mangyari? Magaang hinalikan nito ang noon niya. Come back to me, Zam. Gusto mong bumalik ako sa'yo? Hindi makapaniwala ang tanong niya. I waited for 10 long agonizing years. Gusto kitang sundan at hanapin pero hindi ko alam kung paano. Akala ko, imposibleng magkita pa tayo. Ngayong nandito ka na, hindi na kita papakawalan at hindi ako papayag na may ibang manggulo sa ating dalawa. Hindi na mauulit ang nangyari noon. Iyon din ang nararamdaman niya. Subalit biglang pumasok sa isip niya ang magandang babae na galing sa opisina nito ng araw na magkita uli sila. Bumangon ng selos sa kanyang dibdib. Ano naman ang role ko sa buhay mo? Tanong niya sa malamig na boses. Girlfriend ko! Nagtagis ang mga bagang niya. Dalawa kaming girlfriend mo? Sino ang isa ko pang girlfriend? Tanong nito. Humaba ang nguso niya. Iyong magandang babae na dahilan kung bakit isang oras mo akong pinaghintay noong interview ko? Hindi siya makikipagbalikan dito kung dalawa sila sa buhay nito. Kailangan may isa sa kanilang mawawala at hindi siya ang susuko dahil paglalaban niya ito ng lagasan ng buhok. Humalakhak ito. Iyon ang kauna-unahang halakhak na narinig niya rito sa loob ng mahabang panahon. She's Chanel, my sister. Akala ko ba? Sinasabi na sa iyo ng sekretarya ko kung sino siya. Napakagatlabi siya. Sinabi lang niya na may importante kayong pinag-uusapan. I think she's your girlfriend. Thought she was. Ano ka pa, Zam? Humingi lang siya ng additional na allowance. Samantalang kabibigay ko lang sa kanya. Kadalasan, umaabot talaga kami ng isang oras kapag nagtatalo. Lalo na kapag humihingi siya ng dagdag na allowance. Gumiti siya. Mabuti naman at kapatid mo lang siya. Usal niya at hinapit ito. Muling nagsanib ang mga labi nila. Mula ngayon, siya na uli ang girlfriend ito. At hindi siya papayag na may makakapag-iwalay pa sa kanila. Zamir Abadia? Nag-angat siya ng tingin sa nakatayong babae sa harap niya. Naka-ismi dito habang pinagmamasdan siya. Ngumiti siya. Hello, you must be Chanel? Sabi niya. Noon lang niya ito napagmasdang mabuti. Mukhang mature dito sa paraan ng pananamit nito at sa pag-aayos. Kaya hindi niya maalis na paghinalaan itong girlfriend ni Marcus. Pero ayon sa binata ay kadedible pa lang pala nito. Ito ang female version ni Marcus. Ang nagpapatapang lang sa mukha nito ay ang inahit ng mga kilay nito at ang mga matatalim na mga mata nito kung tumingin. Like Marcus, she also had an air of aristocracy around her. Parang gustong laging mang-intimidate ng tao. Nagtaka siya ng tawagan siya nito upang mag-dinner sa isang restaurant. Naisip niya na maaaring gusto siyang makilala nito bilang bagong nobya ni Marcus. Umupo ito at ni hindi man lang siya nginitian o sinagot ang pagbati niya. I'm famished. Shall we order? Sabi nito at tinawag ang waiter. Rude. Iyon ang unang pumasok sa utak niya. Halos isang oras siyang pinaghintay nito. Ni hindi ito nagtanong kung matagal na siya naghintay o nag-sorry man lang sa pagka-late nito. I would like you to have Pottage Crazy, Salmon La Sauce Verte, Chateauneuf de Papu Wine and Tofu Cheese Safal. Sabi nito sa waiter pagkatapos niyang ibigay ang order niya. Nakataas ang isang kilay nito nang tingnan siya. Did I pronounce it right? What? Tanong niya. The French terms. Perfect! Usal niya. Kahit nagtataka siya kung para saan yon. Unlike you, I wasn't born rich. Kaya ngayon ko palang sinasanay ang sarili ko na kilalanin ng mga sosyal na pagkain ng mahirap. I pronounce. Ayoko namang mapahiya sa'yo bilang girlfriend ng kapatid ko. It's okay, sabi niya at pilit nang umiti. Hindi niya pinansin ang himig ng sarkasmo sa tinig dito. Nanggaling ka ba sa school kaya ka na late? Tanong niya nang iserve ng waiter ang in-order nila. Sinimulan itong hiwain ng salmon. No. Galing ako sa mall, nanood ng sine. Malambing na sabi nito. Pero gaya kanina ay hindi ito humingi ng paumanhin sa pagiging late nito. Parang nang iinsulto. Sabi ng kuya mo, computer science ang course mo, hindi ka ba nahihirapan?
Most of the subjects are tough. I hate numbers and computers. Nakakaboring. Sabi nito at bahagyang sumimangot. Ang sabi kasi ng kuya mo, gustong-gusto mo raw ang course mo. Not anymore. Tiningnan ko lang kung ano ang pinag-aaralan nila at hindi nila nakuha ang interest ko. Napaka-boring pa ng mga professor. Mukhang mas masarap kumuha ng tourism o kaya ng HRM. Baka mag-shift ako ng course next sem. Kaswal na sabi nito na parang pagpapalit lang ng damit ang paglipat ng course. Sayang naman ang pinag-aralan mo ng halos isang taon. Komento niya. Tumalim ang tingin nito. It's none of your business. Mayaman na kami ngayon. Hindi na ako tulad ni Kuya Marcos na nagsusumikap maging scholar sa eskwelahan na pangmayaman kung saan hindi naman siya gustong tanggapin. While I can go to the best schools, take whatever course I want, and be accepted because I got the money.